on the way tayo ngayon, no? Papunta tayo doon sa may machine shop. Tama yung nakikita nyo bumagat. Season 2 na to ng rear disc brake. Hindi, may nagtiwala kasi ulit sa atin. Tinanong niya kasi kung saan ako nagpagawa. Kaya ito, pupuntahan natin siya doon. Nandoon na yung motor niya. Astig nga yung motor na ito eh. Tapos papa-rear disc brake niya pa. Tingnan natin kung ano yung tsura ng motor niya. Layo pa nito, taga Cavite pa yan si sir. Pumunta pa dito naman Daluyong para lang magpagawa ng rear disc brake sa Honda Click niya. Version 1 nga itong kanya eh. Pero tingin ko pareho lang naman ng mga Checheboreche kung anong gagawin doon. Ipa-vlog ko na rin sa inyo kung anong mga gagawin dito. Para syempre, meron na rin tayong pang version 1 na pag-rear disc brake. Yan. Sir pala lahat bumili ng mga parts niya. Ako lang yung sasama sa kanya sa paggawa. Kung paano gawin doon sa machine shop. Tapos ako na lang yung pinatira niya yung kakaabit yung mga hose, yung ikalalagyan ng mga brake fluid. Ako na yon. Mga gagawin sa machine shop, doon na sa machine shop gagawin. Astig yung motor ni sir, ano? Sakaraan air to. Ilang cc na to sir? 164 cc. Sumang subukan mamaya. Susukatan na nila sir, no? Sige nga ni sir na pinutol niya dito para design. Pero papalitan naman to. Ito yung ipapalit niya, yung pang PCX. Yan. Pareho kami ng mga parts na binili. Pareho nga kami ng gulong. Black lang yung pinagkaiba. Black yung sa akin, puti yung kanya. Kali yung gagawin dito, yung spacer lang. Yan, tapos babutasan dito. Aluminum yung lalagay na spacer nila dito. Version 1 na naka-rear disc brake. Honda Click. Sakto yung PCX na swing arm. Yan. Susukatan na siya doon sa may sa akin. Para hindi na mahirap pagka totorno na yung pinaka-spacer niya. Ayan. Ito lalagyan niyan. Na-stick, di ba? Ganun pa rin yung ginamit sa kanyang rotor disc, pang sniper pa rin. Lahat ng mga parts na ginamit niya dito, ni sir, ilalagay ko lahat sa description. Para alam niyo rin kung ano yung mga sukat, ano yung mga brand na binili. Ito na yung caliper niya na dumating. Katulad din sa akin, pula lang yung akin. Orange naman to. Kinabit na yung swing arm ni sir. Yung pang PCX. Tapos sa re-remedyuan nila yung sa muffler, yung holder ng muffler. Kasi yung sa akin, nung inayos to, ito yung pinatinanggal. Nandito kasi yan, nilipat dito. Ayan. Ngayon, gagawa ng paraan yung holder. No? Sinusukat nila para sakto na maiuwi ni sir yung pinaka-forma niya. Kasi yung anong nangyari, sinukatan nila yung para sa materials do sa spacer. Sinukatan yung ganto. Ayan, yung spacer na yan. Sinukatan na ni sir yung machinist natin. Tapos mag-order sila ng parts nun. Tapos babalikan na lang ni sir. Kumbaga uuwi si sir ng naka-swing arm na ganyan. Ayan. Ito, i-adjust to. Yung holder ng pati sa ilalim. Papaabutin dito. Ayan na, may mga pattern na sila. Dinrawing na yung aluminum. Solid kasi ayaw nila ng spacer. Ang gusto nila talaga saktuhan. Ito na yung sa muffler niya. Putol na to, may weldingin na lang. In-adjust to yung holder. Pati yung sa ilalim, tinanggal na rin. Ayan. I-weldingin na lang siya para may kabit. Ito, natapos na. Nakakikabit na yung muffler niya. Na-i-adjust na yung mga dapat i-adjust. Ito, inurong na to pati sa ilalim. Yan, hindi pa na, may preno pa si sir. Kinabit lang yung swing arm niya kasi yung materialis na yung para dito sa adapter, sinukatan muna. Yan, pagdating ng materialis ng adapter dito, yung aluminum, tsaka natitirahin to. Saka nagagawin siya. Yan. Ganyan na magiging forma niya. Ayan siya. Caliper na lang naman ang kulang sa kanya, yung aluminum na adapter, tsaka yung disc. Rotor disc. Yan.
tinanggal muna yung takip dito kasi bababawasan yung meron siyang umiikot dito, yung takip ng radiator umiikot eh. Go-customize din yun kasi nga tumatama dito sa elbow. Ito na yung ibang gamit ni sir na naiwan sa atin kasi yung caliper at saka yung rotor disc naiwan doon sa may machine shop. Bali yung swing arm niya nakakabit na doon sa may sa motor niya. Umuwi siya ngayon na nakakabit na yung swing arm niya doon sa motor niya. Iniba na rin yung kabitan ng pinaka sa muffler niya. Ito na yung naiwan. Yan. Ito na, brake master. Right to. Yan. Yung model nito nandiyan dyan sa may pinaka description kung gusto niyo makita. Pang Nmax to eh. Pero kung gusto niyo malaman yung model, isa type ko dyan sa may pinaka description. Ayan yung model niya. RH 12.77mm. Lalagay ko lahat sa description. Katulad lang din naman ng akin to. Ayan. At dito pa yung ibang ano. Ito. Sa hose holder niya. Lalagay ko rin sa description to. Ayan. Ito lang yung naiwan sa akin. Pagbalik ni sir, pag na-order na yung pinaka-aluminum adapter niya, yung alloy. Square kasi yun pag nakita niya yun. Tutornohan na yun sa machine shop. Tapos, tatawagin na siya doon. Magkikita ulit kami doon sa may pinaka machine shop. Doon na ikakabit yung spacer. Basta bubuoy na siya doon. Bali yung pinaka gagawin ko lang, ito mga to. Kaya iniwan niya na to dito. Ako magkakabit nito. Yan, tsaka to, tsaka yung hose. Lalagay ng brake fluid. Itong mga holder, ako magkakabit niya. Doon sa likod, sa pinaka rear disc brake, yung sa mags, yung sa adapter, sa mga conversion doon na gagawin, doon na yun sa may pinaka machine shop. Korte na. Malapit na, pinaporma na ni boss. Ganyan magiging forma niya. Tulad nitong sa akin. Ganyan. Ito na siya. Ayan. Yung mga bolt dito, pinutulan ng konti kasi tumatama sa loob. Ito na yung rotor disc nya. Bubutasan din sya ng lima para sa kakapitan. Yung uka na yan, ito yung patungan ng ano, upuan, kumbaga tawagin. Para hindi na sya uuga, tapos pantay pa sya. Ito yung mga gagamitin sa kanya. Lapit na matapos to. Kapit na lang. Konting butas-butas na lang, tapos okay na. Yun, pre-wheel na siya. Bali ito na siya, nakabit na. Yan, nakabit na lang yung muffler tapos sina kami dito, ikakabit na namin mamaya yung mga hose. Basta si-set up na namin yung mga ano, pati brake master. Bali ganyan yung ginawa. Yan, ganun pa rin. Dito sa caliper na to, nagdagdag, nagbago ng butas para kumapit. Ito yung pinaka adapter na ginawa. Yan, nakapatong siya dito. Siya kataba. Malapit na ito matapos. Konti na lang. Ayan siya. What we do here is go back. Ito na boss. Yung natapos ni sir na finished product niya. Rear disc brake conversion ng Honda Click. Ayan siya. Hindi ko na kasi siya na videohan kasi
Nasa Cavite na si Sir, andito ako sa Mandaluyong. So ang ginawa, pinapasa ko na lang sa kanya yung video. Sabi ko, Sir, videohan mo na lang. At ito nga yung binidyo niya, ito yung video na yon. Ayan siya. So, sa caliper niya, same lang din yung ginamit sa akin, pang NMAX po yan. Bali, ayan yung pinaka kinalabasan niya. Ayan. Sabi ni Sir, maganda naman daw yung performance ng motor niya. Suwabe, malakas yung preno, pero hindi daw masyado nag-i-skid. Kaya tamang-tama lang. Kasi, hindi nang iniiwasan natin sa kapag naka-rear disc brake na yung pag konting piga, skid agad. So, siya, kailangan mo muna siyang diin na diin bago siya mag-skid. Kumbaga, suwabe lang yung pagkakayari sa kanya na pagka-preno mo, unti-unti lang siyang hihinto. Pero, mas mabilis pa rin doon sa dating stock ha, na brake show. Sa hose naman na ginamit, 2,400mm ang ginamit niya. Tapos dito naman sa harap, kung mapapansin nyo, malaki yung naging tabas ng pinaka ano niya. Dito yung pinakakaha niya. Kasi gawa ng, siya na kasi nagtabas na ito eh. Tapos, sa conversion pala ng itong brake master na to, na gagamitin nyo, itong brake master na yan, na pang NMAX, hindi siya swak kapag nilagay dito sa version 1. Kasi, papalitan yung pinaka ano niya dito, yan yung pinaka lalagay niya na side mirror, nilagari ko yon. Kailangan lagariin siya doon, nilagari namin siya para mailagay siya ng tama, kasi tatama siya sa pinaka flarings niya, yun yan, yung pinaka sa mukha yan. Siguro kung bibili kayo, kung gagawin niyo to sa version 1 niyo na Honda Click, ang bili niyo yung S1 Forge na brake master. O kaya yung sub, yung Brembo. Yan, basta may tangke, katulad nito may tangke, yan. Yan RCB siya. Ayan, medyo malaki yung tabas na nagawa ni Sir dito kung mapapansin niyo. Yan. Yun din yung isa sa mga pinagkaiba. Kasi yung akin, maliit lang yung naging tabas sa akin. Kung mapapanood nyo, yung video nung akin, nandiyan lang. Andito sa channel natin. Yan. Dito lang yung sa akin. Yan, dyan lang banda. Nga pala, gumagana rin yung pinaka brake light nito. Left and right, gumagana yung pinaka brake light niya. Kasi yung sa pinakakaliwa, ginamper ko yung pinaka, dinugtungan ko lang yung wire para umabot siya. Ito naman yung bandang kanan. Ayan, sa harap naman to na preno. Ayan, medyo malaki rin yung pinakatabas niya. Ayan, yung pinaka dito, malaki. Overall, ayan po yung pinaka kinalabasan, pinaka motor ni Sir. Na Click, na Honda Click 125, pero 164cc na po siya kasi kargado na po yung pinaka motor na yan, kaya kinailangan niya na mabilis na malakas na preno yan. So yun lang po, salamat kay Sir sa tiwala na binigay niya sa akin, at salamat din po sa mga nanood nitong video na to. So alam nyo na, like, share, subscribe.